Guys, nabalitaan nyo ba yun yung batang 22 years old pero naging millionaire siya within a year? Ang alam ko, binalita siya kahapon sa GMA. So, taga Baguio siya. Wow! Amazing! At the age of 22. Pero sa side ko, guys, hindi ganun na. Wala ako sa kalingkingan niya. Wala ako sa kung anumang meron siya ngayon. Pero ang sure ko, itong pagla-live selling ko at pag-online ko na isa-share ko sa inyo is ito yung bumuhay sa akin ng ilang taon. So, nag-start ako mag-online selling at the age of... Oops! Wag yung age! At year of, 2018 at 2017 talaga ako nag-focus as an online seller. So, bago ang lahat, mag-intro naman tayo kahit paano. Talagang nangalawang na tayo kasi absinera tayo as in tamad mag-upload. Ang dami nating rason, feeling busy every time. Pero guys, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, it's been a long time. Alam ko yon. It's me, Robs, na rin ang inyong Team Discarte. Okay, so ang topic natin for today is a day in my life as an online seller. So, i-share ko sa inyo kung ano yung ginagawa namin step by step. So, sana sa mga aspiring mag-online selling, makatulong to sa inyo. Let's start! Hi guys, so ang pinakauna nyong gagawin is i-ready nyo muna yung mga items. So, gumawa kami dito ng parang live selling area namin kung saan makakagalaw kami kahit papaano. So, first, meron tayong random at meron tayong mga vintage and branded. So, explain ko sa inyo kung ano yung mga pinagkaiba-iba ng mga yan. Sinabi natin random jacket, yun yung tipong walang brand, walang label, or kaya basta hindi siya kilala. Hindi siya ganun kakilala, pero presentable siya. Pwede mo siyang suotin either casual or kaya outdoor. Any, basta random jacket. Pag sinabi naman natin vintage, yun yung tipong halos kaedad mo na yung jacket or kaya nirelease siya 10 years or 20 or 50 years ago. Kung may mga ganong item ka, Diyos ko, tas nasaktuhan mong meron kang collector, malaki-laki ang kita mo dyan, Dai. But, may nangyari sa aming case before, hindi namin inaral yung item. Kumbaga, binenta lang namin siya. Tapos nung nabenta namin siya, akala namin, okay, at least may kita dito, may kita dyan. Yun pala, sinabi sa amin ng customer namin na sobrang mahal nun sa eBay. Umaabot ng 16,000 yung jacket na yun, nabenta namin siya ng 6 or 7K lang. Ay, third, yun yung mga branded, like Nike, Adidas, and yung mga kilalang-kilala na talagang hitik na hitik ang mga tao sa mga ganong items. Kasi, mahal talaga sa mall. Pero kasi dito sa Baguio, naswertehan namin mga live seller na taga Baguio, is marami ditong nagkalat na branded na kung saan-saan na mabibili mo lang siya ng mura. Pero of course, make sure nalilinisan mo, aaralin mo yung item, and pinaka-importante, isasabihin mo yung condition ng item. When you say condition ng item, yun yung tipong ito, for example, ito yung tinatawag namin ribbings. Hindi ko siya tinatawag, ganito talaga yung tawag niya. Ito yung tinatawag na ribbings. Tapos, yung color rate, sasabihin mo rin siya, ribbings, color rate, condition ng item. Kung yung item ba is para ng unting ubuhan na lang, mapupunit na, kailangan mong sabihin yun sa live. Kasi once na hindi mo sinabi, for sure, pwede kang ireklamo ng buyer mo. Pero once naman na pre-divide mo na yung expectation sa kanila, tapos nung dumating sa kanila, is nagreklamo pa rin sila, doon sa part na yun, kailangan mong maging, kung sa tingin mo naman nag-like ka sa live selling, you have to accept and refund or kaya exchange ng item na worth nung binili nilang price. Hello. We're back. Medyo. Hi guys, good evening. Shout out po sa kailangan mabuhay. Mandatory. Kailangan mag-like. Hi guys. Sorry guys. Hello. Sorry guys, kailangan lang. Shout out po sa aking pimples. Okay, hi guys. Hi guys. Okay guys, kung mapapansin niyo, post kami ng almost 5 to 10 seconds yung
pakyut-pakyut na ganyan, kailangan natin mag-post yung tinatawag nating default. Kasi pag nag-scroll sa yung mga tao sa Facebook, once na nakita nila yung video mo, yung pinaka-first 10 seconds na ginagawa mo, yun yung makikita nila kahit ongoing yung live mo. So make sure na presentable at the same time, naka-display yung malalakas mong items like yung mga branded or kaya vintage para attractive sa mga mata ng mga buyers mo. So magpo-post sila at i-click yung video mo, tapos doon na mag-play yung video. So continue tayo. By the way, ang payat ko doon. Nakakainis, nakaka-miss pumayat. Okay, continue. Adidas! Nakikita dito. For only ano lang po? 850. For only 550. Hoy! Ay, 850! Sorry, hindi ko siya item. 850 large frame. Pa-mine? Deliver po natin plus 100 pag La Trinidad. Yes. Okay. So much. Ayun, sobrang saya nung may item sa Raptors. Sana all 47. Sana all 47. Thank you guys! Thank you po! Tip number 1, aralin mo kung ano yung item na ibebenta mo. Ako personally, hindi pa ako ganun kagaling. Or kaya hindi pa ako ganun compare sa mga kasama kong nagla-live selling na knowledgeable talaga sa items. Ang sure ko lang talaga, once na inaral ko yung isang item, maayos akong... buhat bangko naman siya. Kapag nag-e-explain talaga ako, I'll make sure na pag in-explain ko siya, naaral ko siya, at the same time, alam ko yung mga pinagsasabi ko. Kumaga marami ako munang chinek na reference, tao, internet, or kaya yung mismong item, bago ko siya isalang. Guys, ito yung 4 dropping namin. Sobrang dami nito. As in, siguro mga 30 yan na tao. Tapos ito yung pinaka-expensive na item natin. Tapos ito naman yung mga under shipping. Yan. Medyo magulo pa kasi papakpayan later. Tapos pati ito. Mga dropping tong mga to. Sobrang dami. Op! Sinabi ko doon yung shipping. Pag sinabi natin yung shipping, based sa word, isi-ship mo yung item dun sa location ng customer. Pero, not all the time pag sinabing i-ship is go kayo agad kahit sila yung nag-purchase. Kasi first, pwede silang malugi dun sa babayaran nilang shipping. Minsan kasi nung nagbenta kami ng random, sa sobrang mura ng random namin, ang dami talagang pumakyaw. Like, binenta namin yung jacket namin ng 30 pesos, 50, pero ang gaganda nila. So, may pumakyaw na customer namin. Siguro yung total ng items niya is nasa 500 to 600 plus. Imagine mo yun sa 30-30 ha, na jacket. 30-30. So, ang bigat niya. Ang dami niya. So, ang nangyari doon is, doon sa shipping, umabot ng 1-2 yung shipping niya. So, doon sa part na yun, kailangan, bilang seller, kailangan mong i-provide yung expectation na isha-shoulder kasi ng customer yan. So, hindi ko alam kung bakit, pero fan ako ng JRS. Siguro kasi ang bilis. Kahit medyo pricey siya. Pricey ang JRS. Para malaman niyo yung price ng shipping per item is, pwede nyo siyang i-check sa Google kung gaano kabigat or gaano kadami, kung paano ba yung computation nila. So, if I may suggest, ang pinakamura is JNT, pero hindi ako fan ng JNT at hindi ko rin alam kung bakit. Wala naman akong problema sa kanila. Hindi lang talaga ako fan ng JNT. Siguro may case lang talaga na hindi na-provide yung expectation ko dun sa pre-promote nila. Akala ko ganito, tapos ang pagpunta ko dun, hindi pala. So, wala namang problema dun. So, lumipat na lang ako. Sa LBC naman, guys, okay naman sana ang LBC. Okay na okay ang LBC. Pero, grabe yung pila sa LBC. Yung tipong, pong parang titira ka talaga sa LBC. Dapat kung mag-ship ka sa LBC, make sure na dala mo na yung baon mo, coffee mo. Lahat, marami kang dalang baon. Sa JRS, okay agad. So guys, ngayon, nagpapataon na ako kasi nakapag-ayos naman ako kahit papaano. Isasama ko kayo kung saan kami nakiklaim ng bayad ng mga customer or kaya nagda-drop ng mga items. Usually, itong sinasabi naming dropping area, hindi to familiar sa iba naming mga friends na taga-ibang lugar. Pero dito sa Baguio, kilalang kilala yun. So, if ever na gusto nyo mag-start ng small business, maliit na pwesto lang, pwede kayo mag-start ng dropping area. Medyo okay din yung kita doon kasi parang magpapaiwan lang sila ng gamit tapos babayaran yun ng buyer sa pag-iwan ng gamit doon. So, let's go. Guys, hindi ko alam kung anong maunang ma-upload. Kung ito o yung prank. Siya yan! So
guys. Medyo nahiya ako mag-vlog. Pero ito na yung session road sa bag. Session road. So, dito ako mag-claim ng item. Claim muna ako ng item. Nag-vlog ako. Saan kaya yun? 1111 lang. Actually, wrong way ako. Kaka-uwi ko lang, mapapakita ko sa inyo yung mga items na pwede kong ibenta through online. Sinabi agad sa akin ng kapatid ko na dumating na nga yung package ko. At tadaaa! Ito pala, itong items na ko. Skincare to. Actually, hindi nga ako nag-skincare eh. As in, wala akong skincare. Pero, iniisip ko, madalas ko nakikita na yung mga girls, pag nagpo-post sila online, hinahanap nila yun. So, sakto naman nadaan sa feed ko. Naisip ko, oh, yan. Ibenta. Bumili ako ng ganito na 50 pieces. Yan din. Hindi. So, eto siya, guys. So, guys, disinfect natin siya ulit. Ulitin ko, guys, hindi lang yun yung mga ibebenta natin. Pero it's my first time na magbenta ng mga skincare Truvalu. Testing lang natin, why not, diba? So, yan guys. Gusto ko lang sabihin na hindi porket online lang to, hahayaan lang natin siya. Picturean ng gusto natin. So, yan. Magbigay din kayo ng oras. Maglaan din kayo na meron kayong pictorial before posting. Yan, so posted na siya. Madalas kong ginagawa to gabi para mas maraming gising. Mag-aantay lang ako ng o-order. Afternoon, packing time. Isasort ko na lahat ng mga nabenta ko sa posting. Yan, make sure ina-organize ko yan kasi magulo ako eh. Ang gulo kong seller kung alam nyo lang. Effort is real. Okay guys, yung kinikita ko naman sa posting, okay, nakakatuwa ang posting. Kasi yung posting, hindi mo alam kung magkano yung possible mong kitain. What I mean kasi commission-based ako kasi may mga kaibigan ako na nagpapabenta sa akin ng items. May mga kaibigan ako na parang, Robs, anong presyo nito? Robs, pag nabenta mo to, may ganito ka, ganyan. Doon ako natutuwa. Pero not all the time kasi sa posting, mabilis. Unlike sa live selling. Sa live selling, ang bilis. Like, ganun yung pera. Parang, okay, mine. Okay, mine. Okay, mine. Iko-compute mo na lang ang kikitain mo. Yun ang maganda sa live selling. Okay, ang pinaka-aantay ng lahat, kung magkano ba ang kinikita namin sa live selling at sa posting. My own opinion po na hindi ko sasabihin kung magkano exactly or kaya yung magbibigay lang po ako ng estimation kasi una sa lahat, ang live selling at ang online selling is para ring sugal. Not every time is ganun ang kitaan. Not every time din naman na wala kang kita. Pero ang maganda kasi sa live selling or online selling, pwede mong kitain yung na-loss mo ng isang linggo sa isang live selling lang. Meron kaming nabenta na ilang oras siguro yung mga 2 or net. Mga 4 hours naman. Umabot kami ng 35 yung nabenta namin. Estimation yun guys ha. Tapos meron din naman na halos buong araw kami nag-live. Nasa 2 or 3K lang siya. So not all the time, hindi ba makapag-provide ng talagang kinikita na. So sa posting naman, ang maganda sa posting is you have the time to answer the customers. Lalo na kapag busy ka, tapos nagkataon na may mga customer ka. At ang maganda pa sa posting is you have the chance to choose kung kanina mo ibibigay yung item. Unlike sa live selling, impromptu kung sino yung nag-order, sino yung nagkapag-mine. Yun na yung bibigyan mo. Sa posting naman, pag feel mo parang ang layo, lugi siya sa shipping. Pwede kang mag-explain na, okay, ganito po, mahal. Next time na lang po pag may promo ako or ganyan-ganyan. So, ang gusto ko pa sa posting, pwede kang maging creative. Ang ganda actually, pag sa posting, yun talaga yung first kong line sa online selling. Posting ako ng random items. Like, pero more on iPhones talaga yung binibenta naming magkapatid.
final tip ko, sali kayo sa lahat ng page. Yun ang pinaka-secret ko, pero I'm willing to share naman. Yun yung pinaka-ano ko. Kapos mo lang, ba't nabenta na agad? Ganyan-ganyan yung sinasabi sa akin. Ang secret ko doon is marami akong sources. Like, minamayday ko siya, pinopost ko sa main account ko sa Facebook. At the same time, trinay ko rin magbenta sa YouTube. Yung chia seeds ko, ay grabe. Posting ko yun. Sobrang daming binigay sa akin na blessings nun. Yung pinaka talagang secret ko is sumasali ako sa lahat ng page. O, diba, shinare na natin. Pero, sharing is caring. Sali kayo sa lahat ng page. Huwag kayo makipagsabayan sa Baguio kasi marami ng sellers sa Baguio. So, lahat ng sinasalihan mo is sa Baguio, limited lang yung customers mo. Sali kayo sa lahat, like sa malalayong lugar, like Davao, Mindanao, Cotabato, yan. Nagsiship ako dyan, Cebu, Davao. So, guys, yun lang ang masishare ko. Sana may natutunan. Good luck po sa live selling or kaya sa online selling natin. And more blessings to come. Yun lang, guys. Maraming salamat and God bless. Bye-bye. Uy, paano mo paggatang? Ano ba? Mugatang? Ano? Pinagsama mo yung Bisaya at ano? Bisaya at Ilocano? Paggatang man mo? Pagpalit na dai, dong! Unsa man eh! Pagpalit na ni yung mugay! Ay, da! Grabe, crying hearts ko. Sama kong mag-Bisaya. Paggatang na mo! Ilocano, pinagsama mo Ilocano at Bisaya. 300. Ang sabi mo naman kasi mag-e. Medyo pagod na ako eh. Medyo pagod na ako. Pamay na lang to, 300. Kit po to. 150 po to. 100 na lang. For only 100. I mean 100. Pyramid! Maba. Gets na kita. Five. Gets na, gets na. Five. Okay, 300 lang to. Not sure, not. Washa kabalo. Washa kabalo. Kung bibili niyo po, 1,100. May salsik ka na. May tama ka na, guys. Okay, guys. Baka gusto niyo ng truck. Ka-hyper ba ni Madam Rob? Uy, bitaw, oy. Hyper good sa tanan. Atay ba, Bisaya naman po, day mo. Lagi, oy. Ay, Ma'am Rochelle, ang samay mong kita. 10. Ah, track pants, alay. Ribbons. Alay! Uy, ano ka? Bakit naiihina? Uy, ikaw yun. Sabi, sinamunutan ako ng pintuan namin. Ang sakit. Ang haba kasi ng buhok ko. Sabi mo. Sabi mo kasi. Nakita ko sa atin.